pupuntahan natin ang isa pang property ni APJ The King. Samahan niyo ako sa panibago kong paglalakbay sa araw na ito. Papakita ko sa inyo mga tropa yung isa pang property ni The King dito sa kahabaan ng Del Monte Avenue. Ito yung una nilang ipinanukala na gawing Fernando Po Avenue itong Del Monte Avenue, dahil dito nga matatagpuan yung APJ Production o yung APJ Studio. Subalit kalaunan, napagdesisyonan nila na ang Roosevelt Avenue na lang ang gawin nilang APJ Avenue, dahil Roosevelt Avenue mismo matatagpuan yung kanyang bahay. Kaya ang Roosevelt Avenue ang pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para gawing Fernando Po Jr. Avenue. Bago tayo sumakay sa ating motor, dahil yan ang unang-unang tinitingnan ng mga traffic enforcers. Pagka wala kang helmet, ay sigurado malamang sa malamang huhulihin ka. Pagamat may mga matitigas na ulo na talaga namang ayaw sumunod, samantalang para din naman yan sa kanilang kaligtasan ang pagsusuot ng helmet. Dapat nga full face yung susuotin nating helmet at laging nakababa yung visor, dahil may mga pagkakataon na may mga lumilipad na mga bagay dyan na biglang tumatama sa mata mo. Magdadahilan pa yan ng pagkapuwing. So, ma-outbalance ka, dapat nakababa yung visor at kung maaari, full face yung gagamitin nating helmet. Huwag tayong mainip pagka ganitong traffic. Natural lang yan dito sa siyudad, sa Maynila, na matraffic. Matraffic talaga dito sa may kanto ng Araneta Avenue at Del Monte Avenue sa Quezon City. At lagpas natin dyan ng Araneta Avenue, malapit-lapit na tayo doon sa APJ Studio na pag-aari ni Takin. Yun, berde na. Let's go! Dito lang yun, malapit na tayo dito. Eto, hindi pa. Eto na yun, APJ Studio. Ito na yung pag-aari ni APJ. Yung APJ Studio. Hindi ko lang alam kung nag-ooperate pa to. Pero may tao naman, may guard naman. Pakita ko sa inyo mga guys, yung APJ Studio. Isa ito sa mga pag-aari ni Fernando Po Jr. The King. Ito, kanya pa to. Hanggang dito sa likod. Tingnan natin kung anong mayroon dito sa likod. Ah, wala na. Likod na lang pala talaga to. Yung APJ Studio compound. May gate din dito, kaya lang sarado na. Balikan natin yung mismong gate ni APJ. Hindi lang tayo makakapasok kasi bawal naman tayo pumasok sa loob mismo. Kaya dito na lang tayo sa labas. Balikan natin yung compound ni APJ, pag-aari ni The King Fernando Po Jr. Ito na yung compound ni APJ. Medyo madamo na nga rin ng kaunti, no? Hindi ko lang kung nag-ooperate pa ito. Dito namamalagi o tumatambay si The King nung siya ay nabubuhay pa. Yung APJ Studios. Ito tayo dun sa gate para makita natin yung kanyang logo. Nakita nyo mga guys, mga tropa. Napakalaki yung kanyang pangalan, APJ Studios. Konting kaalaman lang mga tropa, siya ang pangalawa sa anim na magkakapatid. Ginamit niya ang screen name na Fernando Po Jr. para samantalahin ang kasikatan ng kanyang ama.
kahit na ang tunay na junior ay ang kapatid niyang si Andy Fernando II. Tinapos niya ang kanyang primarya sa San Beda College at sekundarya sa San Sebastian College. Nag-aral siya sa Mapua Institute of Technology at University of the East para sa kanyang kuleyo. Ngunit hindi niya ito natapos dahil kinakailangan niyang magdubli kayod nang maging breadwinner matapos mamatay ang kanyang ama sa sakit na rabies. Nagsimul siyang mamasukan sa industriya ng pelikula bilang isang mensahero. Di kalaunan ay naging stuntman siya sa ilang pelikulang ginawa ng Everlasting Pictures. Una siyang naging pangunahing cast sa pelikulang Anak ni Palares. Hindi masyadong pumatok sa takilya ang naturang pelikula. Ang pelikulang Louis Gang ang nagpasikat sa kanya dahil sa pelikulang yun nauso ang mga Louis na pantalon. Sumikat si APJ sa kanyang mga pelikula na naglalarawan sa kanya bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap at inaapi. Noong 1961 ay itinayo niya ang APJ Productions at di kalaunan ay nagtayo ng iba pang mga films company. Si APJ ang may hawak ng titulo bilang aktor na may pinakamaraming PAMAS Awards. Ilan sa mga pelikulang nasungkit ng parangal ay ang Mga Alabok ng Lupa, Asidilyo, Durugin si Tutoy Bato, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko, at ang Muslim Magnum 357. Ang huling pelikula na ginawa niya ay ang Partners. At sayang nga lang at maaga siyang nawala. Sa susunod nating paglalakbay mga tropa, ipapashare ko kayo sa isang lugar kung saan nandoon nakahimlay si The King APJ Fernando Po Jr. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa paglalakbay na ito. Mag-iwan lang ng comments, likes, at pakipindutin ang subscribe button. Isama na rin ang kampana para lagi tayong updated kapag may mga bago tayong upload na video na kagaya nito. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Peace out!